Ito bang racket na ito po, yung ba mga debris nito ay nag-aapoy o hindi ito mga nasunog na parte ng racket? Ah, okay po. Ito pong tinutukoy nating racket, ito po yung Long March 4B. Ito po yung nilunch kahapon po ng umaga, no, between 9:16 AM hanggang 9:43 AM kahapon. Tapos, opo, tulad nga po nung nireport ng PhilSA, ilang parts nitong rocket na to are expected to drop dun sa drop zones, mga 300 nautical miles away from land area ng Pilipinas. So dun po sa question nyo po, kung ito po yung bubang bumagsak dun sa area na yun na yung mga nag-aapoy or ano, ito po yung mga ano po, tawag sa kanya payload fairing. Siya yung medyo nasa tuktok ng rocket. Kung na-imagine nyo po yung rocket, no, yung parang may nose cone siya. Oo, oo, oo. Ito po yung parts po nun na bumagsak dun sa, yun nga, 300 nautical miles away. So, hindi po ito yung nagliliyap na... Hindi, hindi. So, ang posibilidad, maaring posibilidad, sa ano dito sa ating bansa, maaring bumagsak yan? Opo. Kadalasan naman po ang mga rocket, talagang design siya na pag nagbagsak ng debris ay sa tubig, no? So ito pong rocket ng China, yung pinagsakan nung ano, sa dagat po. Opo. Sa dagat po bumagsak ito. So possible opo na sa dagat din bumagsak ito? Actually po, kung kahapon po ito ni lunch, no, mga after lunch, mga 5 to 10 minutes lang po, nakabagsak na po yung debris nito. Oo. Opo, nakabagsak na po ito. Ah, okay. Kadalasan po, mabilis po yan na mangyayari. Kung may tinamaan lang, tinamaan man sa dagat, na-report na yon. Opo, malamang po. At saka ano naman po eh, nag-notify nga po tayo, yung pinapublish ni PhilSA, yun na po yung public. Pero bago pa po i-publish yun, may coordination na pong nangyayari between the different branches of government na may ganito nga pong rocket launch event. Kaya po, namomobilize na rin po at nasispread na rin po information sa kinauukulan. Opo. Kung medyo mas malapit po yan sa land area natin, na sasabihan po natin ang Coast Guard, ang Marina, at nag-i-issue rin sila ng mga notice to mariners po. Eh kung ang ating mga kababayan po ay makakita niya, halimbawa yung mga mangisda na lulutang-lutang yung bahagi ng natural rocket, anong dapat itong gawin? Ang advice po namin ay kung hindi naman po nagpo-post ng immediate na hazard yung ano, yung lumulutang na debris, ay hayaan na lang po at i-report na lang po sa Coast Guard or sa kinauukulan. Pero kung ano po, kung yung debris na nakita nila ay tingin nila ay mapanganib at baka mamaya may mabangga na mga ships or mga iba pang bangka, no? In the past po, may iba tayong mga instances na pinalubog na po nila yung debris. Iyon. Na natagpuan. Oo. I-report ka agad nila, ano po? Huwag nilang hawakan o ano mong gagawin. Hangga't maaari po, huwag na pong hawakan. Wag na. Kanino i-re-report to? Sa pulisya na lang? Opo, may protocols na rin naman po tayong nakaayos na kapag na-report sa Coast Guard or sa police, nakakarating din naman po yan sa PhilSA. Okay. Maraming